Hi, ma'am. Titikman po ng aking hubby ang aking niluluto po. Masarap po siya. Sila ba, ma'am? So, titikman po ng aking hubby at siya ay mag-rice din po. So, honey, you're eating rice with the sweet and sour fish. Ay. Steamed rice and with the sweet and sour fish. So, this is the first time that I cook this menu. So, hopefully, you will like it. So we need to see if how does he taste. Yum yum yum. Ayaw po mga ka-i-love ma'am. Napasayaw na po siya. He feel dancing like Proper yum 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 mam mam mam. So how is it taste like? It tastes lovely. It tastes yum, yum, yum. Oh, now. So, please watch out for us at YouTube again. And hopefully you like and share our YouTube. I love my mom cooking. At natutulungan po namin. I'm going to sit down and eat yum, yum, yum. Alright. Bye. So, please share at likes po natin ang ating YouTube channel. I love my mom cooking. At nandyan po yung mga ingredients at mga ingredients po na ating niluluto. So, sana sa susunod na ating lahain ay nandiyan pa rin kayo magsibay live. Follow my video channel. Bye! Vegetable oil, kung pwede po yun na gagamitin ninyo sa inyong pagluluto. So, mas maganda po ay olive oil dahil ito po ay 100% na extra virgin olive oil ay maganda po sa ating katawan. Less po yung healthy po sa ating katawan itong olive oil. So, mga 3 tables, 2 tablespoons na mantika at natayin po natin siyang maging mainit yung mantika bago po natin ilagay yung mga ricados. So ngayon po ay ilalagay na po natin half garlic. Dapat po ay mahina lang po yung amoy para hindi po siya masusunod yung ating garlic. So, golden brown na po siya. Isusunod po natin ang ito po. Ang ginger. So, bakit po ay ginger po ang inuuna po? Kasi parang po ang ginger ay kailangan po natin makuha yung kanyang katas.
at magiging ano siya, magliligaw siya. So maglagay din tayo ng soy sauce. 2 tablespoon naman. Gagamit po tayo ng ganitong klaseng sandok para po is ipipress po natin yung kamatis para lumabas po yung kanyang katas at yung mga ricados po na katas na ricado para po ay lumabas po at yun ay nagpapalasa. Kailangan dudurugin po natin. Nadudurog na po siya at tumabas na po ang kanyang katas. So, yan po yung ating kailangan. So, mga ngayon po mga kababayan, maglagay po tayo ng 2 cups ng hot water sa ating water para mabilis po siya kumulo. So, antayin na po natin siyang mag-boil at i-gaano na naman natin yung mga ricados na iba pa na ilalapat natin. So, ilalagay po natin si capsicum at saka yung sibuyas dahon po. Pagsasamahin na natin sila. So ngayon, magantay po tayo na kumulo ulit at ilalagay naman natin si vinegar. So ngayon, ilalagay naman natin si dili. Ito po. Maganda po to sa mga smoked salmon at lalo-lalo na kahit ano pong isda or sa karni ng manok dahil nagpapatanggal po ito ng mga lamsa. So maglagay po tayo ng fish sauce. 1 tablespoon. At pagkatapos, salt. Counting salt lang po. Lagay naman natin yung ating vinegar. Kung ano yung may vinegar kayo sa bahay or apple cider, pwede po yung gagamitin natin. Okay? So, take note po. Paghahaluin po natin si vinegar yung paglagay natin. Unang paglagay, hahaluin po natin siya. So, pagkatapos po natin haluin, babayaan na po natin kumulo yung ating sauce. Kasi, masihirap po yung ating niluluto. Pagka once na kumulo na siya, tinaluhalo nyo pa rin. At kaya,
note din po na ihuhuli rin po natin si vinegar paglagay sa ating niluluto. So yung mga steps na pinapakita ko sa inyo, dapat po sundan ninyo yung mga nilalagay kong mga ingredients. Pakaluin lang po natin yung ating sauce hanggang na maluto po yung ating vinegar. So ayan na po, pwede na po natin haunin yung ating sauce. So ngayon ay naka-ready na po sa plating yung ating isda. Ganyan po yung aking ginawang plating. Depende po sa inyo kung ano pong gawin ninyong plating na gagawin. Ano. Ngayon ay hinahaon ko na po yung ating sauce at ating pong ilalagay ngayon sa ating isda na ating so pagkatapos niyan ay kukuha lang po tayo na so, mga ganyang kadami na dahon ng parsley. So, atin po. Hiwain po natin siya ng maliliit. Ibubudbod yung ating parsley dito sa ating hinahain na niluluto. So yan na po ang ating escabeche na isda. Fish escabeche, yun ang tinatawag sa atin sa mga Pinoy. So ito po ay mga ingredients na nilikha ko po at dinadagdagan ko po ng mga iba pang mga retados na magpapasarap po sa ating Filipino style escabeche. So, tikman na po natin kung ano po yung ating lasa ng ating escabeche.